putok na power supply, and direpair na ng ibang technician, pinalta na ng ibang bagyo ng spare parts. So, samahan nyo ako kung kakayanin nating paandarin yung isang unit na ito na TCL LED TV. And gagamitan natin ang ibang power supply. Ayan. And ipapasok natin dito yung pinagbabawal na techniques natin. Subscribe na lang, JDL Electronics Service Center. Ayan, good morning mga ka-Aircon Tech, mga ka-technician. So, nandito ngayon ako sa yung isang kwarto dito sa bodega. Kasi medyo maingay dun sa labas, maraming nagbibidyo okay. So, ito, bigyang daan muna natin itong pagre-repair ng TV. Ayan. TCL ang brand niya. And, ang reported, no power. Ayun. No power. Ayan. So, tanggap ito dun sa aming opisina sa kabila. And, i-check muna natin kung bakit nawala ng power. Ayan. So, hindi ko na muna isasaksak kasi reported wala na siyang power eh. So, baka may short. Check muna natin yung loob para makita natin kung ano yung naging problema. Okay? So, buksan ko muna. Ayan. So, actually parang kulang-kulang na siya ng mga screw. Ayan. So, maaaring pinagawa na ito sa labas. Kulang na yung mga screw niya. Ayan. Okay. So medyo marami ng kulang na screw. Ayan. Pero reported na problema nito, walang power based dun sa record na nakalagay dito. So ito, titingnan na lang natin muna. Okay. Yo. Oh. Tadang. Ayun. So, maaaring galing na nga ito sa labas. Ito, kung mapapansin nyo, sabog yung parte ng fuse na ito. Yun oh. And meron pa ako isang napansin, may nagpalit na ng capacitor. Ayun. Maaring papasok ng system. Ito. Ayun. Supply ng system itong pinalitan niya. Ayan. So, tingnan ko kung ano yung naging problema, bakit sumabog yung parte ng yung part ng ano niya. Oh, yun oh. So, may part ng fuse niya. Sabog siya. Okay. Ayan. Tingnan natin. Okay. Buksan natin. Ayan. Pumasok muna ako dito sa aming isang kwarto dito sa bodega. Dahil masyadong malakas yung mga nagbibidyo okay. Ayan. Ayan o. Mapapansin nyo, okay, nabitan na ng ito, yung capacitor na ito. Masyadong malaki. 1000 by 16. Alam ko ito, ano, 470 by 10 microfarad lang. Kasi supply lang ng system ito eh. Ayan. So, ayan o. Nakahang na isang capacitor. And, ayun. Sabog yung part ng fuse na yon. So, tingnan natin. Okay. So, tinanggal na rin ang ayun, ang regulator. Meron pa siya. So, tingnan natin kung kakayanin pa. So, medyo malabo yung ating tester. Para makita lang natin kung ano yung problema, bakit pumutok yung fuse.
Ayan, discharge muna natin ang capacitor. Yung reverse natin. Ah, okay. So, may shorted na ang power supply nito. So, maaaring regulator to. Ito. Ito yung pinaka-regulator niya. Ayan. Medyo malayo lang yung ating camera. Ayan. Makikita niyo sa ating tester. Medyo madilim. Ayan. Dahil nandito tayo sa isang kwarto sa aking bodega. Ayan. Ay, madilim pa rin. Ayan. So, check na lang natin. Medyo madilim eh. So, yung secondary, actually, yung secondary niya, oh, tinanggal na din. Kaya, lapit ko ng konti yung camera. Ayan. Para may focus natin. Yung yan, no? Okay. So, shorted din yung pinaka pinutol na siya, oh. Dito. Pero, ayan, oh. Shorted yung diode na sika. Shorted. Ay, isang ano to. Supply ng backlight ito. Yung 24 volts natin. And, yung ating 12 volts. Ayun, good naman yung ating 12 volts. So yan, mapakita natin. Okay. So ito yung ginagana ko na shorted. Ayan o, oh, yung supply ng diode natin. Ay diode ng 24 volts. Ayan o. Oh. Pag ni-reverse. Ayan, pumapalo pa rin. Reverse natin. Ayun. So, shorted yung supply natin ng inverter. Then, ito yung ating 12 volts. So, wala naman shorted yung sa 12 volts natin. Ayan. Reverse natin. Dapat wala papalo. Ayan. So, good yung supply na ay papasok ng ating 12. And shorted naman yung diode. Yan o. Kaya siguro tinanggal na nung naunang gumawa. And yung ating regulator. Ito yung regulator. Yan. Yun. So may short na rin. Ay, dumikit maayos. Yan. So, may leak na ito. So, kasi sa capacitor pa lang kasi pag chinek natin ito, makikita na natin. Yan, o. Oh. Yun. So, dapat pag nireverse natin, wala yan. Yan. So, hindi dapat yan pumapalo na ganyan. So, may short pa siya. Eh, medyo mahirapan tayong i-repair yung ganito na power supply. So, may mga option naman tayo na ginagawa dito. Ayan, pakita natin saglit. Ayan, teka. So, kailangan natin gumamit na lang ng hiwalay na power supply. And ito yung teka, iaayos ko muna ng kabit ito. Pwede naman ito. Actually, 1000 by 25 yung kinabit niya. Ayun, hindi pa nga pinutol yung paa. Ayan. So, iaayos ko na lang ng hinang. Ayan. So ayan, pinwesto ko lang ng tama yung ano, yung capacitor na supply ng ating system.
And subukan muna natin paandarin. Yun. So sa mga ganitong unit naman, ang supply na ginagamit lang niya, usually pagka mga ganito maliliit, 24, 5 and 12 volts lang ang requirements. Yan. So susubukan ko munang humanap ng pwede nating gamitin power supply dito. Yan. Titingin muna ako dun sa aming bodega. Actually, meron namang nagagamit dito yung converted, ay ano na siya, power supply na meron nang nabibili na 5, 12, and 24 volts. Meron nang ganon. Kaya lang sa ngayon, mahirapan tayong bumili sa Santa Cruz dahil medyo mahirap ang tumakbo ng Santa Cruz ngayon. Medyo maraming checkpoint. Kaya itatry ko na lang yung power supply na nandito. Yung mga, actually pwedeng gamitin yung mga ganito rin na board, pero power supply lang ang gagamitin natin. So susubukan natin yan kung kakayanin pa. Yan. So actually kung meron naman tayong magagawa na magandang option na marirepair yon, mas maganda kung irerepair natin. Kaya lang pagka mga ganito putok na, may mga shorted na, so mauwi na tayo sa conversion. Yan. So gagamitin natin ulit yung mga pinagbabawal na techniques. Okay, so babalikan ko kayo saglit. Ayan, dito ulit tayo. Ito, naghagilap ako doon sa bodega ng aking mga stock galing doon sa shop namin sa Mandaluyong. Actually, mga binaklas na board ito sa ano, sa mga defective na TV na. Yung mga basag na ang panel. Ayan, so, medyo inipon ko. Sinagagamit pa siya, pwede siyang pang-convert sa ibang brand and pwede rin gamitin yung part ng power supply niya. So pipili lang ako ng pwedeng gamitin. Ayan. Ito. Medyo maliit-liit siya and tingin ko 12 and 24 volts lang ang gamit nito. Ayan. Bukan natin. Yan. So, balik muna natin ito sa maayos. Yan. Actually, kasi pagka Sunday dito sa amin, maraming malalakas magpatugtog. Yan. Saka may mga nagbibidyo okay. Kaya pumasok ako dito sa isang kwarto sa aming bodega. Dito ko ginawa yung aking isang unit na ito. Yan. So actually dati ako yung may pinakamalakas magpatugtog dito. Kaya lang nagagalit yung kapitbahay. Sumusobra naman yung lakas. Eh pasaway din tayong paminsan-minsan. Yan. Okay. Lagay ko lang yung mga tornilyo niya. Yan. So, subukan natin paandarin ito. And, teka, sukatan natin ang supply muna. Yun. Tingnan ko kung maandar to dahil actually matatagal ng stock tong board na ito. Yan, yung mga kinalas namin doon sa mga basag ang panel. Ito yan. Yan. Kaya wala ko ng pangsapin. Yan. Para makita natin. Okay. Gamitan natin ng digital tester para madali natin makita yung supply. Yun. Ayan. So, tingin ko makikita naman. So, set tayo sa DC. Medyo nagre-reflect yung ilaw. Ayan.
So kukunin lang natin dito yung out supply sa ganito. Yung ito, maaaring itong dalawa na to. So ano naman to, ground. Pwede tayo mag-ground dito sa mga, pwede doon sa kabitan ng antena. Pwede dito. Yan, so negative yun. And try nating saksak. Yung lagyan natin ng ilaw para mas maliwanag. So ayan ha, 20, actually 26, yung isa ay 11.9, so ito yung 12 volts natin. Ito yung para sa backlight natin. Ayan, so subukan natin paandarin muna. Yun, so kukunin lang natin yung supply nito. Galing ko muna sa saksak. And magtatry akong gumamit muna ng ito, clip, para makita natin kung bago natin ihinang. So kailangan ko ng tatlo. Yan, so ito yung 12 volts, kiklip natin. Ito yung 24. Then dito tayo mag-ground sa tuner. So ground yung ating green. Ga-ground natin doon. Ayan. So nilagay ko yung negative. Teka, i-double check ulit, sir. Yung ating power supply. Ito. Ayan. Kita natin. Yun, malinaw na konti. Tumumba lang. Yun. Ayos. Tingnan natin kung alin. So, ground. Yan. So, yung puti, ito yung 11.9 o 12 volts. Yung yellow, yan yung 26. Yan. Actually, pumapalo na siya ng 27. Pero, regulated naman yan na papasok dun sa ating backlight. Ayan. So, pwede natin kabit. Yung. And. Teka. Wala pa palang ano to. Clip. Patayin ko muna. Wala akong pag-iipitan ng para sa 12 volts. So, pansamantala muna para makita natin kung under talaga yung unit natin. Yun. So, para hindi lumaglag, lagyan ko muna ng pansamantalang screw. Hindi siya lumalaw. Okay, so yung kulay puti na clip natin, ito yung 12 volts. So takapit natin doon sa linya ng 12 volts. Yan. And saksak natin. So ayun, nagkaroon ng standby power. Yan. Power on. Yung buhay. Yung. Okay. Ayun, naka-AB. Okay, subukan kong pasukan ng input muna. Ang ating DVD. Ito, ang ating mahiwagang DVD. Power.
Facebook. Ayun, buhay na ang ating TV. Ayos, so pwede yung conversion natin na ano yan, board din ang, actually board din ang isang TV yon na tinanggal ko yon, and sinubukan kong ikabit dito dahil wala tayong ibang option. Ayan, so nabuhay na. So try natin. Yeah, hindi natin pwede lagyan ng sounds, pero subukan natin yung mga button. Volume, ayun, namatay. Power. Okay. Buhay na ulit. Meron pa siya isang problema. Ayan. So buhay siya. Pagka pinindot ko ang volume, yun nga, volume. Ito. Yan oh. Pindutin ko yung pinaka-volume. Namamatay ang unit. Then, pindutin ko ulit ang power. Ito ang power niya, yung nasa baba. Ito. Ayan. Buhay. May problema pa siya. Eh, balikan natin. Ito, pipindutin ko yung volume niya. Ayan o. Namamatay ang unit. Power. So, maaaring may sira yung ating mga tuck switch pa. Ayan, mukhang kasama ito dun sa, ayan o, pindutin ko yung volume. Yun. Ayun o. Pag pinindot ko volume, channel, or kahit anong button, namamatay yung unit. Ayan. So, mukhang kasamahan ito nung nagmumultong aircon na nilabas natin. Ika, tanggalin ko muna. Ayan. And, ika, so, maaaring maayos na ito. Ayan. Fix lang natin ng konti. So, ito yung control switch niya. So, check na lang natin. Ayan. So, dapat walang resistance ito tayo na makukuha kapag hindi natin pinipindot or sinuswitch yung ating tuck switch. Ito yung aking tester. Bigyan natin ng sakay. Natin. Yan, pwede na to. So ito, pakita lang natin. Ito, so sa X10 na tayo para makadali natin makita kung may leak siya. Yan, so set na natin sa X10, dapat wala tayong makukuhang button na may resistance. Yan. So wala naman siya. Ayan, so wala naman. So subukan natin pindutin. So yan, dapat pag pinindot natin, katulad niya, saka lang siya papalo. Yan o. So wala naman akong nakita kasi naka-extend na siya. Wala siyang leak na tuck switch. So maaaring mga good itong mga tuck switch niya. Yan o. So ang problema natin siguro maaaring dun sa system nito. Unit natin. Tanggalin ko na ito. So dalawa ang pwedeng panggalingan pagka ganitong problema. So yung supply natin maayos naman eh. And ito, teka,
mag voltage reference muna tayo ulit. Naipit yung aking tester. Yun. Okay, so voltage reference tayo. So ito yung 12 volts. Ito yung 26, so 24 volts natin. And system natin, yun, 3.5. Memory, 3.5. Ayan, so normal lang supply natin. And pwedeng sa system IC or ito. Ayan, so check lang natin muna. Tanggalin ko sa saksakan. So, dun tayo sa resistance. Maaaring may open yan dito sa mga resistor na ito. Kasi nagsuswitch siya. Ayan. 468 ohms. Yung isa 470. Ito 470. For 67. Yun. Tingnan nga. For 67. Yung isa. Ayun. Yung isa ang open. So ito, ewan ko lang kung mapofocus, makikita natin. Meron siyang isang open na resistor. Ito, sa ating control switch. Yan. So pagka ganito, katulad nyan, pinipindot ko yung power, nabubuhay, namamatay. Pero pag nag-command tayo, maaaring nag-iiba-iba katulad nito, pinipindot ko yung volume, saka yung ating source, namamatay yung ating supply. So, ayan, may na-detect ako isang resistor na open ito. For 70k ohms ito, yung value. Kasi yung mga kasama niya, medyo maliit. Baka hindi ko masilip yung exact value niya. Pero nasa 470 siya. Kasi yung mga reference na nakuha natin, katulad niyan, 470 ohms. So, subukan ko lang kabitan ng 470 ohms. Ayan. Okay, mahiwagang box. Three. Ito. 470k. Yun. So, meron tayong 470 ohms. Kaya lang, wala akong maliit. Yan, oh. Yan itong klase. So, 4. Yellow, violet, black. Black ba to? 47. Brown. Ito nga. Medyo malabo yung mata ko, ha. Ohms pala tayo dapat. Yun. So, 470 ito. Yan. 463. And pansamantala, kabitan muna natin. Yan. So, pansamantagala na to. Medyo malaki lang. So, ito yung nakita nating open. Yun. Isang maliit na resistor. Yan. So, pa natin mag-focus. Yun.
Yun. Ito tumikit ng panghinang ko. Sumobrang laki naman. Yan. Actually, 60 watts itong ginagamit ko na ito. Pang talas ko sa board ng aircon. Kaya lang, ito na yung nakasaksak na soldering. Yan. So, kabit natin ito sa napakaliit na yun. Oh. Actually, parang malaki pa yung langgam na itim. Yung okay, so doblehan lang natin ang hinang. Yan. So, ito yung kinabit yung resistor. Oh. Yun. So, actually, malaki yung naikabit ko. Eh, tingnan natin kung gagana. So, balik natin siya. Makita natin ang lalabas sa tawas. Saksak. Wala bang nahulog. Yun. Power. Ay, nabuhay ah. Yun, nabuhay. So, yan. Nabuhay na siya. Yan. So, subukan natin pindutin. So, yung volume. Ayan, oh, gumagana na ang volume niya. Negative. Ayun, minu. Yan. Menu. Source. Yun. EGA. EMI. Channel. Yan. And yung volume. Ayan, gumagana na rin. Ayos. So, ayan. Ipipix na lang natin ito. Ayan. Ipipwesto na lang natin ang maayos. And, ayan. Balikan ko na lang kayo. Kakabitan ko lang ang wire. Okay. So, ito ulit tayo. Ayan. Ito yung power supply na gagamitin natin dun sa ating TV na nire-repair, na i-convert natin. So, gagamit ako ng tatlong wire na i-connect natin dito para ihinang na natin. Ayan. So, samahan nyo ulit ako. And, ayan. Okay. So, gumamit ako ng tatlong wire. Ayan. So, yung isa para sa 12. Yung isa para sa ating 24 and yung isa para sa ground natin. Okay. So, ayan. So, yung kulay black, red, ito yung gagamitin natin sa 24 volts. Ayan. So, medyo maingay dito dahil wala pang kisa mo yung aming room. So, dinig na dinig yung patak ng ulan. Ayan. Lagyan natin muna ng LED. Okay. Yan. So ito yung tatlong wire na gagamitin natin.
And kukunin natin yung supply niya. So pwede na tayong mag-tap dito sa out niya ng supply. So ito yung ating 24. Yan, medyo matigas. Ilalim ko nakukuhanin. 24. Okay. Okay, yung ating ground dito ko na kinuha siya sa may terminal ng ayan ah, terminal ng tuner. So negative siya. Ayan. So body na niya. Yung kulay red, ito yung ating 24. Yung white, ito yung ating 12, and yung black, ito yung ating ground. Ayan. So setup natin do sa unit. Pwede na natin siya bagyan ng tornilyo. Dali lang, kukuha lang ako ng tornilyo. A few moments later.
Medyo maingay lang talaga dito sa amin dahil sobrang lakas ng ulan. Ayan. So ito yung ginawa natin. Itinornilyo ko na siya dito. Ayan. And ito yung ating wiring na ikinabit dito sa ating 12 volts saka 24 volts. And yung 220 natin, ayun, itinap ko na ulit siya doon sa ating plug. Ayan. So subukan natin kung mabubuhay na siya. Ayan, so saksak ko muna. So ayun, may indicator na ng power. And yung ating button. Power, ayun. Okay. Nag-lag yung ating, ayun. So buhay na yung ating unit. Ayan, so subukan natin kabitan ng input. Yung video. And yung audio natin. Yan. Nagdagdag yung ating speaker. Yun. So, okay na. Solve na yung ating ayan. Okay na. So, okay naman ang sounds niya. Maayos naman yung picture. And, observe na lang natin. So, ayan. Nakagawa na tayo ng isang TV na converted. Kinonvert na natin yung power supply. Gumamit tayo nung ibang board na galing din sa TV. Na ginamitan natin ng 12 and 24 volts. So, ito na yung naging resulta. Okay na siya. Ayan. And yung pinakalikod. Ayan. So, nadagdagan siya ng isang board dito. So, hindi ko na kinating dahil malaki naman yung takip. Kasya naman siya. Ayan. So, yung 220, tinap ko doon. Ayan. And yung wire, inipit ko na dito para hindi naman masagwang tingnan. Ayan. So, ito. Yun. So, okay na. Nagawa na tayo ng isang TV-TCL and isusunod ko yung Hitachi aircon. Abangan nyo kung anong bakit nasisira yung pinaka-control board ng ating aircon na window type na Hitachi. So, bakit laging nasisira? Papakita natin. And, okay. Thank you. Ayos.